Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Laman ng mga balita ang malaahas na isda na namemeste raw sa mga palayan sa Northern Luzon. Kiwet ang tawag ng mga residente rito. Mabilis daw nitong nasakop ang mga probinsya sa Cagayan Valley, gaya ng Nueva Vizcaya at Isabela. Pero hindi lang ang mga palayan ang napeperwisyo ng mga kiwet. Ngayong buwan ng Setyembre, pakay kong kilalanin ang kontrobersyal na kiwet at alamin kung totoong mapaminsala sila. Six daw nang simulang mapansin ang mga kiwet sa palayan ng Northern Luzon. Ang kiwet ay isang Asian swamp eel na orihinal na makikita sa ibang bansa gaya ng China, Indonesia, Thailand, Japan, Laos, Malaysia, India at Vietnam. Kilalang tahanan nila ang mga ilog, lawa at maging ang ibang parte ng lupa na matubig, gaya ng marshlands. Palaisipan sa mga residente kung paano napunta ang kiwet sa kanilang palayan. Sabi ng mga DA, yung kiwet daw ay kuwan. Kaya nilagyan nilang kiwet yung mga bukirin nila dahil siya daw ang kumakain ng mga kuhol, ng mga golden kuhol. Parang narinig ko minsan sa kanya, sa radyo yan na may nagdala raw na kanata dito na nagaling sa ibang bansa. Ang gusto ng tagabi pa, gusto nila magkaroon ng ulam o pagkain. At gaya ng ibang exotic species, namemeste na raw ang mga kiwet. Malaking challenge talaga siya sa akin dahil nga, kumbaga, masyadong mysterious yung dating ng mga kiwet dahil kahit na maraming mga theories o may mga pag-aaral na naginawa, wala pa rin talagang conclusive na study kung saan ba nagmula itong mga kiwet na ito. Una akong pumunta sa Nueva Vizcaya. Sa 15 munisipalidad daw dito sa Nueva Vizcaya, 12 na yung talagang matinding pinepeste nitong mga kiwet na ito. At nandito tayo ngayon sa barangay Bangar sa bayan ng Solano para makita kung gaano nakatindi yung pinsala o kung gaano nakalaki yung sira na iniwan nitong mga kiwet na to sa kanilang mga palayan. Sa unang tingin, tila wala namang problema ang palayang ito. Pero nang lumapit ako, butas-butas ang mga pilapil. Ayon sa mga magsasaka, pinubutas na mga kiwet ang lupa. Morning po, sir. Paano po ba naapektuhan itong mga kiwet na to, yung mga palayan nyo? Kasi po mami, itong gawa ng kiwet, binubutas po itong pilapil. Ayan, umaagos yung tubig. Halimbawa, isang butas na ginawa ng mga kiwet na yan. Opo. Dahil naglalagay sila dyan? Oo, dyan po sila naglalagay yung kiwet. Dyan sila magtatago pagkaaraw. 2, 3, dyan pa sa tapat ng isa. So, anong nangyayari, yung mga tubig mula dun sa mas mataas na bahagi, dadaloy dyan. So, nauubusan ng tubig yung mas mataas na bahagi na sana ay para sa mga palay doon para mas lumago. In effect, ito naman, pwedeng umapaw yung tubig dito at masira rin yung mga halaman dito, yung mga palay. Sa isang hektaryang palayan, higit 100 kaban ng palay daw ang kadalasang ani ng mga magsasaka. Pero dahil sa kiwet, maswerte na raw ang 80 kaba ng palay ngayon. Madulas daw kasi ang katawan ng kiwet kaya't hirap na hulihin sa palayan. May mangilan-ngilan na gumagamit ng ilegal na paraan ng pangunguryente para mahuli ang mga kiwet.
Ito yung isa sa mga kiwet na nahuli nila sa pamamagitan ng pang-oriente, no? Pero talagang ang dulas-dulas niya, kung hindi ko hahawakan ang pagkahigpit-higpit, talagang dudulas siya sa kamay ko. Tinuturing na pinakasagradong lugar. Ngunit sa kanyang looban, may tinatago palang kababalaghan. May mga shadows na yung movement nila malakas at saka mabilis. Miyerkules ng gabi. Hindi gaya sa ibang uri ng eel, ang Asian Swamp Eel o kiwet kung tawagin dito sa Northern Luzon ay walang palikpik sa tagiliran. Wala rin itong kaliskis sa katawan. May maliliit na mata at may V-shaped gill o hasang sa ilalim ng ulo. Makikita nyo, color brown, tapos sa ilalim yellowish. Tapos napakadulas. At saka matigas yung katawan. Tapos, wala akong maamoy. So makikita natin, no, talagang malakas tong kiwet na to kahit na ilang beses na siya kinoriente. Kinoriente siya nung nahuli siya dun sa may palayan. Tapos hanggang nandito na siya sa may lupa, kinokuryente pa rin siya. Buhay pa siya at lumaki pa nga tong ano niya sa may bandang baba niya. Ayan, no, nakikita mo yung parang madikit. Yung slime. Para makita ang lawak ng palayan na napeste ng mga kiwet dito sa Nueva Vizcaya, lumipat naman ako sa isa pang barangay. Dito sa barangay Wakal, mahigpit daw na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng pangunguryente. Kaya iba ang paraan nila para masugpo ang mga kiwet. Ano yung mga gamit na dala-dala nyo para makapanghuli kayo ng mga kiwet? Bulok po, ilaw, gas light. Net po. Saka gamit namin po pang ano po sa ulan. Okay. Kasi po pag ganito pong maulan, lumalabas po sila. Mas aktibo raw sa gabi ang mga kiwet, kaya sa gabi ang ginagawa nilang panghuhuli. Okay, dahil sasama ako sa panghuhuli ng mga kiwet, nagbaon na rin ako ng mga guantes o gloves na may rubber para hindi dumulas yung mga kiwet. Sayang naman kung nandiyan na siya sa harap ko. Dudulas pa siya sa kamay ko dahil sadyang likas na madulas itong mga kiwet na ito. Sinimulan na namin ang paghahanap ng kiwet. First time ko lang din naman talaga na maramihang mga pilapil o talaga mahabang mga pilapil yung kailangan kong lakarin. Tapos hindi pa lahat sturdy. Nadapa pa ako. Paray ko! Talagang may mga pilapil talaga na sira-sira na talagang sa sobrang lambot niya tapos umuulan pa. Talagang ano siya, kapag tinapakan mo, lulubog ka talaga. Okay. Kinukuha din namin to, sir. Mahaba-haba na yung nalakad natin. Medyo mahirap siya kasi una, madilim, maulan. Tapos, hindi natin halos makita yung mga pilapil. Tapos, sa sobrang maulan, malambot yung lupa. Kaya, nakaka-challenge din. Sa wakas, nakakita na kami ng isa. Paano nyo siya huhulihin? Pinapakpak ko sa gitna. Sige, pwede nyo gawin. Ganyan to, oo. Ala, nagtaray! Pero mabilis rin itong lumubog at nagtago sa lupa. Sunod-sunod na ang huli. Oh, mantalan! Oops! Mantalan! Minsan mo! Narinig na raw ni Eliza at Mildred ang insidente umano ng pagpasok ng kiwet sa ari ng isang babae.
Pero hindi lang daw ito ang panganib na hinaharap nila tuwing manghuhuli ng kiwet. Gano'n siya kadelikado? Minsan kasi sa bukid, hindi natin maiwasan may mga ahas din. Bayaw ko nga nakaapak mo ng ahas sa buti, hindi pinagat. Ang problema, minsan yung mga kahoy na nakakuwantan, yung nakalagay sa bukid, yung nilagay na pangharang sa mga tubig, papasok na tubig sa bukid, minsan naapak na nakakasugat sa paa. Gano'n na karami yung nahuli ninyo? Nagnanakalan nyo data? Laki ah. Hello? Yan ang malaki. Pag mo kanya lang ito lang. Ayun, agla nga oh. Dahil sa pagdating ng mga pesteng kiwet, ang ilang residente, gabi-gabi ginagawa ang panghuli ng mga kiwet para protektahan ang kanilang mga pilapil. Ako isang gabi ko lang na-experience na sumama sa kanila doon sa palayan na yun, na ganun kalakas yung ulan. Sila, araw-araw nilang ginagawa yun. Kaya naisip ko lang kung gaano kahirap yung kailangan nilang gawin araw-araw. Pero hindi lahat ng barangay sa Nueva Vizcaya sang-ayon na ipagbawal ang pangunguryente sa mga kiwet. Napuntahan ko ang isang barangay na ginawang legal daw ang paraan ng pangunguryente. At mas mabilis daw nilang nasusugpo ang mga kiwet. Ahas na uri ng isda na tinatawag na kiwet ang namemeste ngayon sa mga palayan sa Northern Luzon. Lumikha din ito ng ingay nang aksidenteng isang magsasaka daw ang pinasok ng kiwet sa kanyang maselang bahagi. Sa Nueva Vizcaya na una kong pinuntahan, nakita ko ang kiwet na kanilang tinatawag. Binubutas nito ang lupa sa mga palayan. Ayon sa mga residente, mas aktibo daw ang mga kiwet sa gabi. Kaya sa gabi rin nila ito hinuhuli. Gabi-gabi, ganito ang eksena sa mga palayan sa Nueva Vizcaya. Kung hindi pinupukpok, kinukuryente ang mga kiwet para mahuli. Kasama po natin ngayon si Barangay Captain Norbert Julian ng Barangay Dadap. At kakaiba dun sa mga ibang mga barangay, kayo po, pumapayag kayo na kuryentehin yung mga kiwet? Opo man, kasi porbisyo yan sa mga farmers katulad namin. Noong gabi rin na yon, isang grupo ng kalalakihan ang nakausap ko na malayang nangunguryente. Ano ba ang diskarte ninyo? Hindi po namin alam kung saan ang pwesto. Basta ang kwan lang namin, kukuryente namin sa gilid ng pilapil dahil kung minsan nandun sila sa gilid ng pilapil. Pero pagka ganyan, wala ng tubig, wala kami mahuli. Mahalaga may tubig. Mahalaga po, may tubig. Bago magkaroon ng maraming kiwet dito, anong trabaho niyo dati? Namamalaka po. So pasalamat din kayo sa kiwet? Hindi po. Yung mas mahal po ang palaka sa amin. Ay, ba't hindi na lang ipagpatuloy yung pamamalaka? Ay, wala na pong palaka. Pinakain ng kiwet. Mahaba pa ang gabi, kaya't sinamahan ko muna sila. Kitang-kita ang panginginig ng mga kiwet habang kinukuryente. $220 daw ang boltahe ng kuryente sa ganitong paraan ng pangingisda. Pero minsan kahit natamaan ito ang mga kiwet, hindi pa rin daw sila namamatay dito. Halos 3 oras din kaming naghanap ng mga kiwet. Dahil talagang dami niyong nakuha rin no? Meron lang. Marami naman? Meron din marami, pero hindi marami. Hindi pa marami? Abangan sa susunod na Miyerkules.
Mula sa Palayan, mga ilog at sapa naman ang pupuntahan ko para alamin kung napeste na rin ba ito ng mga kiwet. Mayroon din nahuhuli kami yung kiwet dito sa Maga Tribo. At ang babaeng pinasok daw ng kiwet sa kanyang maselang bahagi, ikinwento sa akin ang buong pangyayari. Naalam ni Doc Nielsen ang iba pang katangian ng mga ibid. Dito naman sa Northern Luzon, isang mapaminsalang kiwet ang unti-unti ko nang nakikilala. Pag nag-irrigate ka, after one day, wala ng tubig. Gawa ng mga butas ng kiwet. Kasi porbisyo yan sa mga farmers katulad namin. Tinayo ko ang Northern Luzon para kilalanin ang kontrobersyal na kiwet. Isang malaahas na isda na namemeste raw sa mga Palayan. Lalo pang pinag-usapan ng mga kiwet nang mapabalitang isang babaeng magsasaka raw ang pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maging sa ilog, nakikita rin ang mga kiwet. Narito tayo ngayon sa Magat River na dumadaloy doon sa pangunahing ilog sa buong Northern Luzon, yung Cagayan River. At dito matatagpuan yung endemic na species ng mga eel na mas kilala natin sa tawag na palos o igat. Tinatawag sa Tagalog na igat ang freshwater eel. Palos naman daw kung tawagin ito sa bandang Visayas. Ang salitang kiwet naman ay isang salitang Ilocano na tumutukoy sa igat. Pero iba ang kiwet na tinatawag dito sa Northern Luzon. Dahil ito ay isang mapaminsalang kiwet o invasive species. Sa Northern Luzon, may limang uri ng lokal na igat. Endemic silang maituturing dahil dito lang sa Pilipinas sila makikita. Ang Anguilla marmorata, Anguilla pacifica, Anguilla celebenensis, Anguilla luzonensis, at Anguilla japonica. Pero ang Anguilla japonica ay pinaniniwalaang extinct na o wala na sa ating mga ilog dahil sa labis na paghuli nito para ibenta sa ibang bansa. Ayon sa BFAR, dito raw sa Region 2, dumating yung punto na kumukonti na o halos maubos na raw yung kanilang mga igat dito sa kanilang mga ilog. Kaya noong 2004, nag-lunsad sila ng Balik Igat Project. Sa Balik Igat Project, nagpakalat ng elvers o mga batang igat ang BFAR sa mga ilog ng Cagayan Valley. Tanging ang limang uri lang daw ng lokal na igat ang kanilang pinakawalan. Tingin tuloy na ilang mga residente rito, posibleng mali raw yung uri ng mga eel na napakawalan sa kanilang mga ilog. At ito na nga yung mga kiwet na siya nga nameste na o namerwisyo sa kanilang mga palayan at sa kanilang kabuhayan. Ang Monopterus albus o Asian swamp eel na orihinal na makikita sa ibang parte ng Asya. At ngayon ay kilala sa Northern Luzon bilang isang mapaminsalang kiwet. Pumunta tayo ngayon doon sa isang bagsakan ng mga isda dito sa Magat River at titignan natin kung ano ba yung mga huli ng mga mangingisda ngayong araw. Una, ibang-iba siya doon sa nakita natin mga kiwet. Yung kiwet, mas maninipis, tsaka payat yung diameter niya. Dito sa Nueva Vizcaya, may tinatawag na raw na bodega ng mga kiwet. Dito raw dinadala ang mga kiwet na nahuhuli. Nagulat ako sa dami ng kiwet na nakita ko. Ngayong araw.
apektado rin po ba kayo ng kiwet, itong lugar ninyo? Hindi naman gaano, madam, apektado. Pero meron din nahuhuli kami yung kiwet dito sa Magat River. Nabibenta nyo rin po ba yun? Binibili rin po ba siya sa mga palengke, ganyan? Hindi namin binibili ng kiwet, madam, dito. Bakit? Kasi madam, hindi pa namin nasubukan na ibenta sa palengke. Ang mapaminsalang kiwet, banta rin pala sa populasyon ng mga lokal na igat. Pero napansin nyo ba nung nagkaroon ng mga kiwet dito, nabawasan din yung huli nyo ng mga igat? Medyo, madam, medyo po. Maya-maya pa, isang malaahas na isda ang nakita kong inilabas mula sa lambat. Ito na pala ang isa sa limang uri ng igat na makikita dito lang sa ating bansa. Isa itong Anguilla marmorata. Una, ibang-iba siya dun sa nakita natin mga kiwet. Yung kiwet, mas maninipis, tsaka payat yung diameter niya. Ito, mas talagang malaki siya. Tapos sa kulay, yung kiwet, brown yung ibabaw, tas yellow yung ilalim. Ito naman, medyo greenish brown, tapos puti yung ilalim, ano? Tapos, malakas to, talagang nagpupumiglas. Yung itsura ng kiwet, mas magkadikit yung mata. Ito naman medyo mas magkahiwalay. Itong dalawang to, oh, meron siyang patusok yung uso niya. Yung kiwet walang ganun eh. Tapos meron pa siyang parang fins. Ito. Ito, oh. Ito, tsaka ito. Yung kiwet walang ganun. Meron din siyang dorsal fin. Pero pareho ng ano ah, pareho ng kiwet, very slimy rin siya. Masyado madulas. Yung tail lang din ito, iba yung sa kiwet, talagang patulis. Ito parang medyo mas malapad, tapos pa-flat. Tapos meron din siya yung ganitong fins sa taas at baba. So nakita niyo po kung gaano karami yung slime na inilabas nung igat sa aking gloves. Talagang napuno yung buong gloves. Dahil sa dami ng mga kiwet na nahuhuli dito sa Nueva Vizcaya, ang ilang mga residente, ginawa na rin po siyang negosyo. Gaya halimbawa nito, Kuya, ano ba yan? Mga kiwet ba yung mga lahat ng styro? Opo, madam. Ay, grabing dami ah. Itong mga katulad ni Kuya ay ang tawag sa kanila mga ahente o yung mga assembler, sila yung mga bumibili nitong mga kiwet na ito mula dun sa mga nakakahuli ng kiwet dun sa mga palayan. Ngayon, dinadala niya na dun sa mga tinatawag na consolidator. Yung mga consolidator, gaya niyan, sila naman yung bumibili ng mga sangkatutak na mga kiwet. Bagamat peste ang mga kiwet kung ituring ng mga magsasaka, nagulat akong may bumibili ng mga ito ng bulto-bulto. At may bodega pa kung saan iniipon ang mga huling mapaminsalang kiwet. Paano po kayo kikita? Halimbawa, nagbayad kayo ng 105 pesos per kilo dun sa mga nagbebenta niya dun sa palayan, yung mga nakakahuli sa palayan. Magkano niyo ibebenta dito sa consolidator? Depende po, madam, kung maka 100 kilos kami, ganyan. Oo, magkano ang kikitain niyo? Mga pandin, madam, 1,000 din, ganyan. Taong 2002 nang nagsimula ang malawakang pag-export ng mga local eel o igat dito sa Pilipinas. Isang Cagayan Valley sa mga probinsya na pinagkukuhanan ng mga igat para ibenta sa ibang bansa. Inalam ko kung for export din ba ang mga mapaminsalang kiwet dito sa Nueva Vizcaya. Pero wala raw ang may-ari, kaya't isang tauhan ang nakausap ko. Nagulat ako sa dami ng kiwet na nakita ko. Gaano katagal nyo inipon yung ganito karaming mga kiwet? Sa ito, kaninang madaling araw lang. Oo, so mga ilang oras kaya yon? Mga pito, ganyan? Walo-walo. Mga walong oras? Saan nyo ngayon dadalhin to? Ilang mundi ko lang. Hindi
niya sinabi sa akin kung saan dadalhin ang mga mapaminsalang kiwet. Pero ayon kay Kenneth, may 400 kilos na raw ng kiwet ang nasa container ngayon. Imagine niyo na lang, wala pang kalahating araw, ganito na karami yung mga kiwet na nahuli nila. Sa isang barangay daw, umaabot sa humigit kumulang 20 ahente o assembler yung naglalako ng mga kiwet dito sa kanilang lugar. At sa loob ng isang araw, ay napupuno raw nila yan. At araw-araw, may ganun karaming mga kiwet ang nakukuha nila at nagmumula raw yan sa mga palayan lamang. At karaniwan daw na paraan kung paano hinuhuli itong mga kiwet na to ay sa pamamagitan ng pangunguryente. Dito tayo nakakita ng pinakamalaking kiwet. Ito raw mga kiwet na ito, kapag dinadala dito sa mga consolidator, kailangan buhay. Sobrang slimy, oh. Ang daming mga naiwan doon sa guantes ko. Meron silang movement na paatras. Yung ilan sa kanila, patalikod kong gumapang. Ang tanong, ganyan din kaya nila kung butasin yung mga pilapil? Kung paatras din o ginagamit nila yung kanilang mga buntot para butasin yung mga pilapil sa palayan. At sa Isabela, makikilala ko ang magsasaka na sinasabing pinasukan daw ng kiwet sa maselang bahagi. Nakay, may kwan ako yung may kiwet. Tinignan yung asawa ko. Ganyan mo yung kwan niya. Sabi niya, ganyan mo yung pantalon? Sapin mo, sabi niya mo. Nung kwan niya, nawala na akong malay. Ganun. Sa ilang araw ko sa Nueva Vizcaya, naobserbahan ko na ang mga kiwet. Pero hindi pa malinaw sa akin kung saan ba talaga dinadala ang mga daan-daang kilo kiwet. At kung saan din ba sila nanggaling. Kaya tuloy pa ako sa pag-iimbestiga. At sa Isabela, makikilala ko ang magsasaka na sinasabing pinasukan daw ng kiwet sa maselang bahagi. Nakay, may kwan ako yung may kiwet. Tinignan yung asawa ko. Ganyan mo yung kwan niya. Sabi niya, ganyan mo yung pantalon? Sapin mo, sabi niya mo. Nung kwan niya, nawala na akong malay. Ganon. Tulang! Yung asawa ko! Napag-alaman ko na may ilan palang nag-aalaga ng mapaminsalang kiwet. Abangan sa susunod na Miyerkules. Pinuntahan ko ang isang fish pond na dati raw ay may laman ng mapaminsalang kiwet. Kitang-kita dito yung pagkakaiba ng dalawang fish pond, no? Ito yung isang fish pond na hindi nilagyan ng mga kiwet. Sa isang fish pond kung saan nilagyan ng mga kiwet, wala na talagang tubig at sira na yung fish pond. Sa 2006 nang napansin ng mga residente sa Northern Luzon ang isang uri ng igat na sumisira raw sa kanilang palayan. Halimbawa, isang butas na ginawa ng mga kiwet na yan. Opo. Dahil naglalagay sila dyan? Oo, oh, dyan po sila naglalagay yung kiwet. Yan sila magtatago pang araw. Ito ang Asian swamp eels na nakikita sa ibang parte ng Asia, gaya ng Cambodia, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand at Vietnam. Pero dito sa Pilipinas, mas kilala ito bilang mapaminsalang kiwet na ngayon ay nananalasa sa Northern Luzon. Nung una, ma'am, yung isang hektarya, umaano siya ng isang daang kaban. Pero ngayon may mga kiwet na dahil nga gawan ng mga nagagawa nilang butas, okay. Natutuyan yung palay, bumabaho talaga ng butas. Sa mga ilog, banta rin daw ang mga mapaminsalang kiwet sa populasyon ng mga endemic na igat. Napansin niyo ba na nagkaroon ng mga kiwet dito, nabawasan din yung huli niyo ng mga igat? Medyo madam, medyo. Pero hindi pa rin matukoy kung paano sila nakarating dito. At ito ang misyon kong imbestigahan.
na peste, may isang barangay daw sa Nueva Vizcaya ang hindi pa inaabot ng mapaminsalang kiwet. Inimbestigahan ko kung bakit. Dito raw kasi sa barangay Villa Aurora, mas pinoproteksyon na nila ang mga endemic na igat. At tanging ang mga endemic na igat lang daw ang makikita sa kanilang mga sapa. Talaga bang kumukunti na yung mga igat? Dahil po sa marami po naglalaso noon at nangunguriente dito sa sapa namin. Mm-hmm. So dumating yung punto na halos mawala na halos wala na po siya. Opo, ganun. So since 2007, inumpisa na po namin ipagbawal yung paghuhuli ng igat sa sapa. Ayaw po namin dumating yung panahon na sa istorya na lang po siya maririnig. Narinig niyo na po yung tungkol sa mga kiwet? Hindi po namin planong mag-alaga dito sa amin dahil napapakinggan na po namin na sumisira po sila ng mga pilapil ganun sa kapatagan po. Mm-hmm. Hindi po magandang alaga sila. May ilan pa lang nag-aalaga ng mapaminsalang kiwet. Sa bayan ng Jadi, pinuntahan ko ang isang residente na sinasabing minsang nag-alaga ng kiwet. Ipinakita niya sa akin ang fish pond ng dating pinaglagyan nito. Kitang-kita dito yung pagkakaiba ng dalawang fish pond, no? Ito yung isang fish pond na hindi nilagyan ng mga kiwet. Sa isang fish pond kung saan nilagyan ng mga kiwet, wala na talagang tubig at sira na yung fish pond. Inalam ko kung saan galing ang mga inalagaang kiwet. Bakit po kayo nagdesisyon na mag-alaga ng kiwet? Sa Santiago kasi, sa trabaho ko, yun lagi yung ginagawang pulutan. Mm-hmm. Gusto ko rin makaparami rito, kaso kala ko maganda, yun pala yung maninira lang pala ng tambak. Noong 2006, isang kaibigan daw ni Bert ang nagbigay sa kanya ng isang uri ng igat para alagaan sa kanyang fish pond. Matapos ang isang taon, napansin niyang nauubos ang iba pang alagang hito at tilapia sa fish pond. Napansin din niyang butas ang lupa sa paligid ng fish pond. Di nagtagal ay unti-unti raw nawalan nito ng tubig. At nakawala ang mga alagang isda kasama ng mga kiwet. May posibilidad na dito nanggaling ang mga kiwet na namiminsala ngayon sa Northern Luzon. Nasisisi po ba kayo? Hindi na lang ho natin masabi kung halimbawa yung kiwet dito napunta na dyan sa atin. Dahil siguro naman kung marami yung magpukuhinti kaya nang huli dyan, baka yung mga nanggaling dito na huli na rin. Meron talagang nagpakawala sa inyo? Meron. Ayon kay Mang Bert, 20 piraso lang naman daw ng kiwet ang inalagaan niya dati at aksidenteng nakawala. Pero naniniwala siyang merong sadyang nagpakawala nito. Ito ang sunod kong inalam. Mula Nueva Vizcaya, makakarating ako sa Isabela para ipagpatuloy ang aking misyon. Dito makikilala ko ang isang babaeng magsasaka na di umano'y pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Mula Nueva Vizcaya, makakarating ako sa Isabela para ipagpatuloy ang aking misyon. Dito makikilala ko ang isang babaeng magsasaka na di umano'y pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi naman natin pwedeng sabihin lang na porke rare incident to, eh hindi na talaga mangyayari sa'yo or sa ibang tao. Tsaka yung takot din para sa iba pang mga babaeng magsasaka na yun lang yung kabuhayan nila. Nakikwento niyo naman po sa akin, kailan po ba nangyari yung insidente na mayroong nakapasok na kiwet sa maselang bahagi ninyo? Noong July 6, ma'am. Si Aling Kunching daw ay wala pang 5 minutong kumukuha ng punla noon. Paano po ang posisyon nyo? Nakaganyan kayo? Nakaupo? Paano ba? Okay, so nakaganyan. Ganon ang punla namin. Ah, ganyan kayo kumukuha ng punla. Hindi niyo naramdaman na may gumapang? Hindi, ma'am. Paano niyo po nalaman na may nakapasok na sa inyo? Hinawakan ko. Oh. Ayun, eh, sabi ko naman yung asawa ko, eh, mayroon kwan lakay. Sabi ko, ma'am, ah, yung mayroon kiwit.
Ano yun? Ayun! Ayun! Naabutan niyo pa yung ulo? Oo, oh, ma'am, nahawakan ko. Ah! Ano nga rin? Nawala na akong ng malay. Tulang! Yung asawa ko! Pagkatapos, ano pong ginawa ng asawa niyo? Binuhat niya ako, ma'am. Tinaubo ako dun sa tubig. Ayun, nung nadulas niyo yung asawa ko sa tubig, ay bitawan niya ako dun sa tubig. Oh. Nakuhan ako ng malay. At nung sumasaw kayo sa tubig? Baka nawala na, ma'am, tawala na ng naramdaman ko. Simula noon, ngayon, hindi na kayo nagsasaka? Natakot na ako, ma'am. Kasi mahirap lang kami, ma'am. Wala naman akong kung maiwan ko yung mga anak ko kapag mamatay ako. Ang mga kwento gaya ng nangyari kay Aling Konching ay lalo lang nagbigay ng alarma sa mga residente tungkol sa pinsalang maaari pang idulot ng mga kiwet. Sa kasalukuyan, apat na probinsya na sa Hilagang Luzon ang naitala ng pinepeste ng mga kiwet. Ekta-ektaryang palayan ang napinsala na raw ng mga kiwet. Pero hindi pala lahat, itinuturing na peste ang mga kiwet. Dito sa Isabela, isang malakas na negosyo ang bentahan ng kiwet. 2 tons, gano'n. Pag 2 tons, 3 tons, nakakabili kami ng 2 tons, 3 tons sa isang araw. Halimbawa ngayon, ang pagkuha namin is 110, umaabot sa mga 300,000, yung 2 tons. 2011 daw nang simula nila Luz Viminda ang negosyo ng pagbili sa kiwet. Isang Taiwanese daw ang nagturo sa kanila nito. Si Mr. Pan dati, ang boss namin, siya ang nagturo sa amin. Pag pinapacking namin yan, bago nila kunin, talagang lalagyan mo ng 2 eyes sa kakunting tubig lang. Sa China, ang pagkakasabi naman sa akin, yung inuulam din nila yan, ang isang specialty food ng mga Chinese. Sabi nila, iniihaw daw, grill. Malakas daw magpako ng parang gamot daw, pangpadagdag daw ng dugo. Pero may teorya na ang mga dayuhan daw pala ang dahilan kung bakit nakarating sa lugar nila ang mapaminsalang kiwet. No comment ako dyan. Ay bigla na lang sumulpot ang mga yan sa bukiran. Kasi may nagsasabi na silang nagpakawala. Tapos, harvestin din ngayon yan. Yun naman ang sinasabi, pero wala pang garantiya na sila nga talaga. At kahit na mapaminsala, mayroon din naman daw dulot na mabuti para sa ilan ang mga kiwet. Sa mga magsasaka, ito na lang ang pinagkikitaan nilang malaki ngayon. Talagang maraming natulungan anak, yung iba ayaw nang magbukid eh. Salot siya marahil para sa mga magsasaka na nag-aalaga ng mga palay at umaasa lamang doon para mabuhay. Pero nakita natin na ang laki-laki rin palang negosyo o ang laki-laki rin palang industriya nung pagbebenta ng mga kiwet na iyon. Alam niyo ba ang nahuhuli sa Nueva Vizcaya? 6 to 10 tons every week ang dinadala namin sa Manila. From January to June this year, mayroon na kaming export na more than $14 million. Para sa isang magsasaka, halos 20% daw ng kanyang 6 palay ang nalulugi sa kanya. Umaabot ito ng humigit kumulang 20,000 piso kada 6 ang nawawala sa isang magsasaka. Habang ang ilang negosyante naman ay libo-libong perang inilalabas kada araw para ibenta ang mga kiwet sa ibang bansa. Sapat na kaya ang kinikita mula sa pag-export ng kiwet kapalit ng perwisyong dulot nito sa mga magsasaka sa ating mga palayan? Abangan sa susunod na Miyerkules. Iba't ibang proyekto ay sinusulong ng BFAR sa mga residente ng Hilagang Luzon. So tingnan na natin, ito yung longganisa una. At ang ekonomiya ng pag-export ng kiwet, alamin ko kung nakabubuti ba sa karamihan at maging sa ating kalikasan.
Alam niyo ba ang nahuhuli sa Nueva Vizcaya? 6 to 10 tons every week ang dinadala namin sa Manila. From January to June this year, mayroon na kaming export na more than $14 million. Dinadala ito sa Taiwan, sa China, sa Japan, Hong Kong. Yan sino magtatago pagkaaraw. Ito ang Asian swamp eels na nakikita sa ibang parte ng Asia, gaya ng Cambodia, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand at Vietnam. Pero dito sa Pilipinas, mas kilala ito bilang mapaminsalang kiwet na ngayon ay nananalasa sa Northern Luzon. Noong una, ma'am, yung isang hektarya, umaanin siya ng 100 kaban. Pero ngayon may mga kiwet na dahil nga gawan ng mga nagagawa nilang butas, yung natutuyan yung palay, ay bumabaho talaga ng butas. Sa mga ilog, banta rin daw ang mga mapaminsalang kiwet sa populasyon ng mga endemic na igat. Napansin niyo ba na nagkaroon ng mga kiwet dito, nabawasan din yung huli niyo ng mga igat? Medyo madam, medyo. Pero hindi pa rin matukoy kung paano sila nakarating dito. At ito ang misyon kong imbestigahan. Bagamat maraming napeste, may isang barangay daw sa Nueva Vizcaya ang hindi pa inaabot ng mapaminsalang kiwet. Inimbestigahan ko kung bakit. Dito raw kasi sa barangay Villa Aurora, mas pinoproteksyon na nila ang mga endemic na igat. At tanging ang mga endemic na igat lang daw ang makikita sa kanilang mga sapa. Talaga bang kumukunti na yung mga igat? Dahil po sa marami po naglalaso noon at nangunguriente dito sa sapa namin. So dumating yung punto na halos mawala na halos wala igat. Na po siya. Opo, ganun. So, since 2007, inumpisa na po namin ipagbawal yung paghuhuli ng igat sa sapa. Ayaw po namin dumating yung panahon na sa istorya na lang po siya maririnig. Narinig niyo na po yung tungkol sa mga kiwet? Hindi po namin planong mag-alaga dito sa amin dahil napapakinggan na po namin na sumisira po sila ng mga pilapil, ganun sa kapatagan po. Ganun. Hindi po magandang alaga sila. May ilan pa lang nag-aalaga ng mapaminsalang kiwet. Sa bayan ng Jadi, pinuntahan ko ang isang residente na sinasabing minsang nag-alaga ng kiwet. Ipinakita niya sa akin ang fish pond ng dating pinaglagyan nito. Kitang-kita dito yung pagkakaiba ng dalawang fish pond, no? Ito yung isang fish pond na hindi nilagyan ng mga kiwet. Sa isang fish pond kung saan nilagyan ng mga kiwet, wala na talagang tubig at sira na yung fish pond. Inalam ko kung saan galing ang mga inalaga ang kiwet. Bakit po kayo nagdesisyon na mag-alaga ng kiwet? Sa Santiago kasi, sa trabaho ko, yun lagi yung ginagawang pulutan. Mm-hmm. Gusto ko rin baka parami rito, kaso kala ko maganda, yung pala yung maninira lang pala ng tamba. Noong 2006, isang kaibigan daw ni Bert ang nagbigay sa kanya ng isang uri ng igat para alagaan sa kanyang fish pond. Matapos ang isang taon, napansin niyang nauubos ang iba pang alagang hito at tilapia sa fish pond. Napansin din niyang butas ang lupa sa paligid ng fish pond. Di nagtagal ay unti-unti raw nawalan ito ng tubig. At nakawala ang mga alagang isda kasama ng mga kiwet. May posibilidad na dito nanggaling ang mga kiwet na namiminsala ngayon sa Northern Luzon. Nasisisi po ba kayo? Hindi na lang ho natin masabi kung halimbawa yung kiwet dito napunta na dyan sa atin. Dahil siguro naman kung marami yung magpupuhinti kaya nang huli dyan, maka yung mga nanggaling dito na huli na rin. Meron talagang nagpakawala sa ilog? Meron. Ayon kay Mang Bert, 20 piraso lang naman daw ng kiwet ang inalagaan niya dati at aksidenteng nakawala. Pero naniniwala siyang merong sadyang nagpakawala nito. Ito ang sunod kong inalam. Mula Nueva Vizcaya, makakarating ako sa Isabela para ipagpatuloy ang aking misyon.
Dito makikilala ko ang isang babaeng magsasaka na di umano'y pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Mula Nueva Vizcaya, makakarating ako sa Isabela para ipagpatuloy ang aking misyon. Dito makikilala ko ang isang babaeng magsasaka na di umano'y pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi naman natin pwedeng sabihin lang na porke rare incident to, eh hindi na talaga mangyayari sa'yo or sa ibang tao. Tsaka yung takot din para sa iba pang mga babaeng magsasaka na yun lang yung kabuhayan nila. Nakikwento niyo naman po sa akin, kailan po ba nangyari yung insidente na merong nakapasok na kiwet sa maselang bahagi ninyo? Yung July 6, ma'am. Si Aling Kunching daw ay wala pang 5 minutong kumukuha ng punla noon. Ano po ang posisyon nyo? Nakaganyan kayo? Nakaupo? Paano ba? Okay, so nakaganyan. Ganun ang pun namin. Ah, ganyan kayo kumukuha ng punla. Hindi nyo naramdaman na may gumapang? Hindi, ma'am. Paano nyo po nalaman na may nakapasok na sa inyo? Hinawakan ko. Oh. Ayun, eh, sabi ko naman yung asawa ko, eh, mayroon kwan lakay. Sabi ko, ma'am, ha, yung mayroon kiwit. Ayun! 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 Naabutan niyo pa yung ulo? Oo, oh, ma'am, nahawakan ko. Ano nga rin? Ah! Nawala na akong nagmanay. Tulang! Ang asawa ko! Pagkatapos, ano pong ginawa ng asawa niyo? Pinuhat niya ako, ma'am. Tinakbo ako dun sa tubig. Ayun. Nung nadulas niyo yung asawa ko sa tubig, ay bitawan niya ako dun sa tubig. Oh. Nakuhan ako ng malay. Nung sumasaw kayo sa tubig? Baka nawala na, ma'am. Tawala na ng naramdaman ko. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Laman ng mga balita ang malaahas na isda na namemeste raw sa mga palayan sa Northern Luzon. Kiwet ang tawag ng mga residente rito. Mabilis daw nitong nasakop ang mga probinsya sa Cagayan Valley, gaya ng Nueva Vizcaya at Isabela. Pero hindi lang ang mga palayan ang napeperwisyo ng mga kiwet. Ngayong buwan ng Setyembre, pakay kong kilalanin ang kontrobersyal na kiwet at alamin kung totoong mapaminsala sila. ...2006 daw nang simulang mapansin ang mga kiwet sa palayan ng Northern Luzon. Ang kiwet ay isang Asian swamp eel na orihinal na makikita sa ibang bansa gaya ng China, Indonesia, Thailand, Japan, Laos, Malaysia, India at Vietnam. Kilalang tahanan nila ang mga ilog, lawa at maging ang ibang parte ng lupa na matubig gaya ng marshlands. Palaisipan sa mga residente kung paano napunta ang kiwet sa kanilang palayan. Sabi ng mga PA, yung kiwet daw eh kwan. Kaya nilagyan nilang kiwet yung mga bukirin nila dahil siya daw ang kumakain ng mga kuhol, ng mga golden kuhol. Parang narinig ko minsan sa kwan eh, sa radyo yan eh, na may nagdala raw na manata dito na nagaling sa ibang bansa. Ang gusto ng kagabi pa, gusto nila
magkaroon ng ulam o pagkain. At gaya ng ibang exotic species, namemeste na raw ang mga kiwet. Malaking challenge talaga siya sa akin dahil nga, kumbaga, masyadong mysterious yung dating ng mga kiwet dahil kahit na maraming mga theories o may mga pag-aaral na naginawa, wala pa rin talagang conclusive na study kung saan ba nagmula itong mga kiwet na ito. Una akong pumunta sa Nueva Vizcaya. Sa 15 munisipalidad daw dito sa Nueva Vizcaya, 12 na yung talagang matinding pinepeste nitong mga kiwet na ito. At nandito tayo ngayon sa barangay Bangar sa bayan ng Solano para makita kung gaano na katindi yung pinsala o kung gaano na kalaki yung sira na iniwan nitong mga kiwet na ito sa kanilang mga palayan. Sa unang tingin, tila wala namang problema ang palayang ito. Pero nang lumapit ako, butas-butas ang mga pilapil. Ayon sa mga magsasaka, pinubutas na mga kiwet ang lupa. Good morning po, sir. Paano po ba naapektuhan itong mga kiwet na to, yung mga palayan nyo? Kasi po, ma'am, itong gawa ng kiwet, binubutas po itong pilapil. Ayan, umaagos yung tubig. Halimbawa, isang butas na ginawa ng mga kiwet na yan. Opo. Dahil naglalagay sila dyan? Oo, dyan po sila naglalagay yung kiwet. Dyan sila magtatago pagkaaraw. 2, 3, dyan pa sa tapat ng isa. So, anong nangyayari, yung mga tubig mula dun sa mas mataas na bahagi, dadaloy dyan. So, nauubusan ng tubig yung mas mataas na bahagi na sana ay para sa mga palay doon para mas lumago. In effect, ito naman, pwedeng umapaw yung tubig dito at masira rin yung mga halaman dito, yung mga palay. Sa isang hektaryang palayan, higit 100 kaban ng palay daw ang kadalasang ani ng mga magsasaka. Pero dahil sa kiwet, maswerte na raw ang 80 kaban ng palay ngayon. Madulas daw kasi ang katawan ng kiwet kaya't hirap na hulihin sa palayan. Ilan-ilan na gumagamit ng ilegal na paraan ng pangunguryente para mahuli ang mga kiwet. Ito yung isa sa mga kiwet na nahuli nila sa pamamagitan ng pangunguryente, no? Pero talagang ang dulas-dulas niya kung hindi ko hahawakan ang pagkahitipit. Talagang dudulas siya sa kamay ko. Tinuturing na pinakasagradong lugar. Ngunit sa kanyang looban, may tinatago palang kababalaghan. May mga shadows na movement nila malakas at saka mabilis. Miyerkules ng gabi. Hindi gaya sa ibang uri ng eel, ang Asian Swamp Eel o kiwet kung tawagin dito sa Northern Luzon ay walang palikpik sa tagiliran. Wala rin itong kaliskis sa katawan. May maliliit na mata at may V-shaped gill o hasang sa ilalim ng ulo. Makikita nyo, color brown, tapos sa ilalim yellow, ayan o, yellowish. Tapos sa napakadulas. At saka matigas yung katawan. Tapos, wala akong maamoy. So makikita natin, no, talagang malakas tong kiwet na to kahit na ilang beses na siya kinoriente. Kinoriente siya nung nahuli siya dun sa may palayan. Tapos hanggang nandito na siya sa may lupa, kinokoriente pa rin siya. Buhay pa siya at lumaki pa nga tong ano niya sa may bandang baba niya. Ayan, no, nakikita mo yung parang madikit. Yung slime. Para makita ang lawak ng palayan na napeste ng mga kiwet dito sa Nueva Vizcaya, lumipat naman ako sa isa pang barangay. Dito sa barangay Wakal, mahigpit daw na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng pangunguryente. Kaya iba ang paraan nila para masugpo ang mga kiwet. Itong dalawang to, oh, meron siyang patusok yung uso niya. Yung kiwet walang ganun eh. Tapos meron pa siyang parang fins. Ito. Ito, oh.
Ito, tsaka ito. Yung kiwet, walang ganun. Meron din siyang dorsal fin. Pero pareho ng ano ah, pareho ng kiwet, very slimy rin siya. Masyado madulas. Yung tail lang din ito, iba yung sa kiwet, talagang patulis. Ito parang medyo mas malapad. Tapos pa-flat. Tapos meron din siya yung ganitong fins sa taas at baba. So nakita niyo po kung gaano karami yung slime na inilabas nung igat sa aking gloves. Talagang napuno yung buong gloves. Dahil sa dami ng mga kiwet na nauhuli dito sa Nueva Vizcaya, ang ilang mga residente, ginawa na rin po siyang negosyo. Gaya halimbawa nito, Kuya, ano ba yan? Mga kiwet ba yung mga laman itong styro? Opo, madam. Ay, grabing dami ah. Ito nga mga katulad ni Kuya ay ang tawag sa kanila mga ahente o yung mga assembler, sila yung mga bumibili nitong mga kiwet na ito mula dun sa mga nakakahuli ng kiwet dun sa mga palayan. Ngayon, dinadala niya na dun sa mga tinatawag na consolidator. Yung mga consolidator, gaya niyan, sila naman yung bumibili ng mga sangkatutak na mga kiwet. Bagamat peste ang mga kiwet kung ituring ng mga magsasaka, nagulat akong may bumibili ng mga ito ng bulto-bulto. At may bodega pa, kung saan iniipon ang mga huling mapaminsalang kiwet. Paano po kayo kikita? Halimbawa, nagbayad kayo ng 105 pesos per kilo dun sa mga nagbebenta niya dun sa palayan, yung mga nakakahuli sa palayan. Magkano nyo ibebenta dito sa consolidator? Depende po, madam, kung maka 100 kilos kami, ganyan. Oo, magkano ang kikitain niyo? Mga pandin, madam, 1,000 din, ganyan. Taong 2002 nang nagsimula ang malawakang pag-export ng mga local eel o igat dito sa Pilipinas. Isang Cagayan Valley sa mga probinsya na pinagkukuhanan ng mga igat para ibenta sa ibang bansa. Inalam ko kung for export din ba ang mga mapaminsalang kiwet dito sa Nueva Vizcaya. Pero wala raw ang may-ari, kaya't isang tauhan ang nakausap ko. Nagulat ako sa dami ng kiwet na nakita ko. Gaano katagal nyo inipon yung ganito karaming mga kiwet? So, ito kaninang madaling araw lang. Oo, so mga ilang oras kaya yon? Mga pito, ganyan? Walo-walo. Mga walong oras? Saan nyo ngayon dadalhin to? Ayun lang, hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin kung saan dadalhin ang mga mapaminsalang kiwet. Pero ayon kay Kenneth, may 400 kilos na raw ng kiwet ang nasa container ngayon. Imagine nyo na lang, wala pang kalahating araw, ganito na karami yung mga kiwet na nahuli nila. Sa isang barangay daw, umaabot sa humigit kumulang 20 ahente o assembler yung naglalako ng mga kiwet dito sa kanilang lugar. At sa loob ng isang araw, ay napupuno raw nila yan. At araw-araw, may ganun karaming mga kiwet ang nakukuha nila at nagmumula raw yan sa mga palayan lamang. At karaniwan daw na paraan kung paano hinuhuli itong mga kiwet na to ay sa pamamagitan ng pangunguryente. Dito tayo nakakita ng pinakamalaking kiwet. Ito raw mga kiwet na ito, kapag dinadala dito sa mga consolidator, kailangan buhay. Sobrang slimy yun. Ang daming mga naiwan doon sa guantes ko. Meron silang movement na paatras. Yung ilan sa kanila, patalikod kong gumapang. Ang tanong, ganyan din kaya nila kung butasin yung mga pilapil? Kung paatras din o ginagamit nila yung kanilang mga buntot para butasin yung mga pilapil sa palayan. At sa Isabela, makikilala ko ang magsasaka na sinasabing pinasukan daw ng kiwet sa maselang bahagi.
Bratay, may kwan ako yung may kiwet. Tinignan yung asawa ko. Ganyan mo yung kwan niya. Sabi niya, ganyan mo yung pantalon? Sapin mo, sabi niya mo. Nung kwan niya, nawala na akong malay. Ganun. Sa ilang araw ko sa Nueva Vizcaya, naobserbahan ko na ang mga kiwet. Pero hindi pa malinaw sa akin kung saan ba talaga dinadala mga daan-daang kilong kiwet. At kung saan din ba sila nanggaling. Kaya tuloy pa ako sa pag-iimbestiga. At sa Isabela, makikilala ko ang magsasaka na sinasabing pinasukan daw ng kiwet sa maselang bahagi. Bratay, may kwan ako yung may kiwet. Tinignan yung asawa ko. Ganyan mo yung kwan niya. Sabi niya, ganyan mo yung pantalon? Sapin mo, sabi niya mo. Nung kwan niya, nawala na akong malay. Ganon. Tulang! Yung asawa ko! Napag-alaman ko na may ilan palang nag-aalaga ng mapamisalang kiwet. Abangan sa susunod na Miyerkules. Pinuntahan ko ang isang fish pond na dati raw ay may laman ng mapaminsalang kiwet. Kitang-kita dito yung pagkakaiba ng dalawang fish pond, no? Ito yung isang fish pond na hindi nilagyan ng mga kiwet. Sa isang fish pond kung saan nilagyan ng mga kiwet, wala na talagang tubig at sira na yung fish pond. Sa 2006 nang napansin ng mga residente sa Northern Luzon ang isang uri ng igat na sumisira raw sa kanilang palayan. Halimbawa, isang butas na ginawa ng mga kiwet na yan. Opo. Dahil naglalagay sila dyan? Oo, dyan po sila naglalagay yung... Ano yung mga gamit na daladala nyo para makapanghuli kayo ng mga kiwet? Bulok po, ilaw, plus light. Net po. Saka gamit na rin po pang ano po sa ulan. Okay. Kasi po pag ganito pong maulan, lumalabas po sila. Mas aktibo raw sa gabi ang mga kiwet, kaya sa gabi ang ginagawa nilang panghuhuli. Okay, dahil sasama ako sa panghuhuli ng mga kiwet, nagbaon na rin ako ng mga guantes o gloves na may rubber para hindi dumulas yung mga kiwet. Sayang naman kung nandiyan na siya sa harap ko. Dudulas pa siya sa kamay ko dahil sadyang likas na madulas itong mga kiwet na ito. Sinimula na namin ang paghahanap ng kiwet. First time ko lang din naman talaga na maramihang mga pilapil o talaga mahabang mga pilapil yung kailangan kong lakarin. Tapos hindi pa lahat sturdy. Madapa pa ako. Palay ko! Talagang may mga pilapil talaga na sira-sira na talagang sa sobrang lambot niya tapos umuulan pa. Talagang ano siya, kapag tinapakan mo, lulubog ka talaga. Kinukuha din namin to, sir. Mahaba-haba na yung nalakad natin. Medyo mahirap siya kasi una madilim, maulan, tapos hindi natin halos makita yung mga pilapil. Tapos sa sobrang maulan, malambot yung lupa. Kaya nakaka-challenge din. Sa wakas, nakakita na kami ng isa. Paano nyo siya huhulihin? Pinapakpak ko sa gitna. Sige, pwede nyo gawin? Ganyan to, oo. Ala, nagtaray! Pero mabilis rin itong lumubog at nagtago sa lupa. At sunod-sunod na ang huli. Oh, mantalan! Mantalan! Minsan mo! Narinig na raw ni Eliza at Mildred ang insidente umano ng pagpasok ng kiwet sa ari ng isang babae.
Pero hindi lang daw ito ang panganib na hinaharap nila tuwing manghuhuli ng kiwet. Gano'n siya kadelikado? Minsan kasi sa bukid, hindi natin maiwasan may mga ahas din. Bayaw ko nga nakaapak mo ng ahas sa buti, hindi pinagat. Ang problema, minsan yung mga kahoy na nakakuwantag, yung nakalagay sa bukid, yung nilagay na pangharang sa mga tubig, papasok na tubig sa bukid, minsan naapak na nakakasugat sa paa. Gano'n na karami yung nahuli ninyo? Nagnanakalan nyo data? Laki ah. Yan ang malaki. Pag mo kanya lang ito lang. Agla nga oh. Dahil sa pagdating ng mga pesteng kiwet, ang ilang residente, gabi-gabi ginagawa ang panghuli ng mga kiwet para protektahan ang kanilang mga pilapil. Ako isang gabi ko lang na-experience na sumama sa kanila dun sa palayan na yun, na ganun kalakas yung ulan. Sila, araw-araw nilang ginagawa yun. Kaya naisip ko lang kung gaano kahirap yung kailangan nilang gawin araw-araw. Pero hindi lahat ng barangay sa Nueva Vizcaya sang-ayon na ipagbawal ang pangunguryente sa mga kiwet. Napuntahan ko ang isang barangay na ginawang legal daw ang paraan ng pangunguryente. At mas mabilis daw nilang nasusugpo ang mga kiwet. Ahas na uri ng isda na tinatawag na kiwet ang namemeste ngayon sa mga palayan sa Northern Luzon. Lumikha din ito ng ingay nang aksidenteng isang magsasaka daw ang pinasok ng kiwet sa kanyang maselang bahagi. Sa Nueva Vizcaya na una kong pinuntahan, nakita ko ang kiwet na kanilang tinatawag. Binubutas nito ang lupa sa mga palayan. Ayon sa mga residente, mas aktibo daw ang mga kiwet sa gabi. Kaya sa gabi rin nila ito hinuhuli. Gabi-gabi, ganito ang eksena sa mga palayan sa Nueva Vizcaya. Kung hindi pinupukpok, kinukuryente ang mga kiwet para mahuli. Kasama po natin ngayon si Barangay Captain Norbert Tulian ng Barangay Dadap. At kakaiba dun sa mga ibang mga barangay, kayo po, pumapayag kayo na kuryentehin yung mga kiwet? Opo man, kasi porwisyo yan sa mga farmers, katulad namin. Noong gabi rin na yon, isang grupo ng kalalakihan ang nakausap ko na malayang nangunguryente. Ninyo. Hindi po namin alam kung saan ang pwesto. Basta ang kwan lang namin, kukuryente namin sa gilid ng pilapil dahil kung minsan nandun sila sa gilid ng pilapil. Pero pagka ganyan, wala ng tubig, wala kami mahuli. Mahalaga may tubig. Mahalaga po, may tubig. Bago magkaroon ng maraming kiwet dito, anong trabaho niyo dati? Namamalaka po. So pasalamat din kayo sa kiwet? Hindi po. Yung mas mahal po ang palakal sa amin. Ba't hindi na lang ipagpatuloy yung pamamalakal? Wala na pong palakal. Pinakain ng kiwet. Mahaba pa ang gabi, kaya't sinamahan ko muna sila. Kitang-kita ang panginginig ng mga kiwet habang kinukuryente. $220 daw ang boltahe ng kuryente sa ganitong paraan ng pangingisda. Pero minsan kahit natamaan ito ang mga kiwet, hindi pa rin daw sila namamatay dito. Halos 3 oras din kaming naghanap ng mga kiwet. Dahil talagang ang dami niyong nakuha rin no? Meron lang. Marami naman? Meron din marami, pero hindi marami. Hindi pa marami? Abangan sa susunod na Miyerkules. Mula sa palayan, mga ilog at sapa naman ang pupuntahan ko para alamin kung napeste na rin ba ito ng mga kiwet.
Mayroon din nahuhuli kami yung kiwet dito sa Magat River. At ang babaeng pinasok daw ng kiwet sa kanyang maselang bahagi, ikinwento sa akin ang buong pangyayari. Naalam ni Doc Nielsen ang iba pang katangian ng mga ibid. Dito naman sa Northern Luzon, isang mapaminsalang kiwet ang unti-unti ko nang nakikilala. Pag nag-irrigate ka, after one day, wala ng tubig. Gawa ng mga butas ng kiwet. Kasi porwisyo yan sa mga farmers, katulad namin. Tinayo ko ang Northern Luzon para kilalanin ang kontrobersyal na kiwet. Isang malaahas na isda na namemeste raw sa mga palayan. Lalo pang pinag-usapan ng mga kiwet nang mapabalitang isang babaeng magsasaka raw ang pinasukan ng kiwet sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Maging sa ilog, nakikita rin ang mga kiwet. Narito tayo ngayon sa Magat River na dumadaloy doon sa pangunahing ilog sa buong Northern Luzon, yung Cagayan River. At dito matatagpuan yung endemic na species ng mga eel na mas kilala natin sa tawag na palos o igat. Tinatawag sa Tagalog na igat ang freshwater eel. Palos naman daw kung tawagin ito sa bandang Visayas. Ang salitang kiwet naman ay isang salitang Ilocano na tumutukoy sa igat. Pero iba ang kiwet na tinatawag dito sa Northern Luzon. Dahil ito ay isang mapaminsalang kiwet o invasive species. Sa Northern Luzon, may limang uri ng lokal na igat. Endemic silang maituturing dahil dito lang sa Pilipinas sila makikita. Ang Anguilla marmorata, Anguilla pacifica, Anguilla celebenensis, Anguilla luzonensis, at Anguilla japonica. Pero ang Anguilla japonica ay pinaniniwalaang extinct na o wala na sa ating mga ilog dahil sa labis na paghuli nito para ibenta sa ibang bansa. Ayon sa BFAR, dito raw sa Region 2, dumating yung punto na kumukonti na o halos maubos na raw yung kanilang mga igat dito sa kanilang mga ilog. Kaya noong 2004, nag-lunsad sila ng Balik Igat Project. Sa Balik Igat Project, nagpakalat ng elvers o mga batang igat ang BFAR sa mga ilog ng Cagayan Valley. Tanging ang limang uri lang daw ng lokal na igat ang kanilang pinakawalan. Tingin tuloy na ilang mga residente rito, posibleng mali raw yung uri ng mga eel na napakawalan sa kanilang mga ilog. At ito na nga yung mga kiwet na siya nga nameste na o namerwisyo sa kanilang mga palayan at sa kanilang kabuhayan. Ang Monopterus albus o Asian swamp eel na orihinal na makikita sa ibang parte ng Asya. At ngayon ay kilala sa Northern Luzon bilang isang mapaminsalang kiwet. Pupunta tayo ngayon doon sa isang bagsakan ng mga isda dito sa Magat River at titignan natin kung ano ba yung mga huli ng mga mangingisda ngayong araw. Una, ibang iba siya doon sa nakita natin mga kiwet. Yung kiwet mas maninipis, tsaka payat yung diameter niya. Dito sa Nueva Vizcaya, may tinatawag na raw na bodega ng mga kiwet. Dito raw dinadala ang mga kiwet na nahuhuli. Nagulat ako sa dami ng kiwet na nakita ko. Apektado rin po ba kayo ng kiwet itong lugar ninyo?
Di naman gaano madam apektado. Pero meron din nahuhuli kami yung kiwet dito sa Magat River. Nabibenta nyo rin po ba yun? Binibili rin po ba siya sa mga palengke, ganyan? Hindi namin binibili ng kiwet madam dito. Bakit? Kasi madam hindi pa namin nasubukan na ibenta sa palengke. Ang mapaminsalang kiwet banta rin pala sa populasyon ng mga lokal na igat. Pero napansin niyo ba nung nagkaroon ng mga kiwet dito, nabawasan din yung huli niyo ng mga igat? Medyo madam, medyo po. Maya-maya pa, isang malaahas na isda ang nakita kong inilabas mula sa lambat. Ito na pala ang isa sa limang uri ng igat na makikita dito lang sa ating bansa. Isa itong Anguilla marmorata. Una, ibang-iba siya dun sa nakita natin mga kiwet. Yung kiwet, mas maninipis, tsaka payat yung diameter niya. Ito, mas talagang malaki siya. Tapos sa kulay, yung kiwet, brown yung ibabaw, tas yellow yung ilalim. Ito naman, medyo greenish brown, tapos puti yung ilalim, ano? Tapos, malakas to. Talagang nagpupumiglas. Yung itsura ng kiwet, mas magkadikit yung mata. Ito naman medyo mas magkahiwalay.